Ang bayan ng Pikit sa pagkakaiba-iba ng kultura nito na may iba't ibang grupong etniko tulad ng Maguindanao, Manobo at iba pang grupong lumad na naninirahan sa lugar. Ang pagkakaiba-iba na ito ay nag-ambag sa natatanging kultura ng munisipalidad. Noong Hunyo 17, 1913, dumating ang mga Kristiyanong kolono sakay ng isang bangka na tinatawag nilang Han. Tinanggap ng maluwag ng mga Maguindanaon at Manobo ang mga Kristiyanong kolono. Matiwasay, mapayapa at maunlad ang pagsasama ng tatlong grupo. Sagana sa likas na yaman ang lugar, malawak na sakahan at ang kilalang Ligwasan Marsh at Ilog Pulang ay dito rin matatagpuan. Isang araw, si Dato Karnay ng tribong Maguindanaon kasabay ang kanyang anak na si Aali ay nangisda sa Ilog Pulang. Ngunit sa hindi inaasang pangyayari, tumaob ang kanilang bangka at ang mag-ama ay nalunod. Ang pangyayaring iyon ay nasaksihan ni Dato Silat, isang Manobo at Agaton na isang Kristiyano at buong tapang nilang tinulungan ang mag-ama. Subalit sa sobrang lakas ng agos ng tubig, aksidenteng natusok si Dato Karnian ng isang matulis na kahoy at natangay naman ng rumargasang tubig ang anak nitong si Aali. Dinala ang dalawa si Dato Karnain sa pangpang at dali-daling umalis si Dato Silat upang maghanap ng dagdag na tulong. Dumating ang isang Muslim at dadatan nito si Agaton na pilit na isinasalba si Dato Karnain. Ngunit inakala nito na si Agaton ang may kagagawan sa pagkatusok kay Dato Karnain at ito'y nagresulta sa hindi pagkakaunawaan ng dalawang grupo na umantong sa isang komprontasyon. Takot at iyakan ang maririnig mula sa mga taong ayaw ng gulo at naispigilan ang pagsiglab ng karasan. Sa kalagitnaan ng komprontasyon, dumating ang punong alkalde at si Dato Silat na isa sa nakakita sa pangyayari. Sinabi nito ang buong katotohanan ngunit ayaw maniwala ng mga tribong Maguindanaon. Dumating ang tribong Manobo, dala-dala si Aali na himalang nakaligtas sa pagkalunod at isinalaysay nito ang lahat ng pangyayari. Naliwanagan ang tribong Maguindanaon at humingi ng kapatawaran sa maling paratang. Ang pangyayaring ito ang nag-udyo upang muling bumalik ang sigla ng lugar at pamamayani ng kapayapaan at katiwasayan ng pamumuhay. Dahil sa lubos na kagalakan, nagdaos ng pagdiriwang ang mga mamamayan. Tinatawag itong Kanduli sa Maguindanaon. Pasasalamat sa Kristiyano at ritual sa Manobo. Sa saliw ng musika, mula sa naglalakihang mga tambol, kulintang, agong, gitara at iba pang mga kagamitang pangmusika ng bawat tribo, nagpamalas ang bawat isa ng kakaibang sayaw ng pasasalamat. Ang liksi ng mga paa at pitik ng mga kamay, ang indayog ng katawan at sigawan ng pasasalamat ng bawat tribo ang maririnig at masasaksihan. Mula sa pugad ng matatalino at magaganda, Bayang Marikit, Bayan ng Pikit, ating tumayan ang Pikit Performing Arts Guild sa kanilang natatanging pagtatanghal. Magtapok tang tanan, Mabuhay Kalibungan Festival 2023! Your aim, salutes, go! Oh,
Ibigay ng kaguluhang ito! Yami Kalinyano! Ito ba ang gusto ninyo sa bayan natin? Ang magkakulong! Mayor! Inimatayan ang sulat ko! Usakan akong pakak, Mayor! Wala akong patiari ang iksun! Panen, Mayor! Susakada na tabang to ako rin! Dapat naging mo! Kung ayaw mo madamay! Di ako balintana! Naiintindihan ko at ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong kapatid. Sa aking mga kababayan, hangad ko ang kaularan at kapayapaan sa ating bayan. Lahat tayo ay magkakaisa! Contingent number 8 completing the 8th contingent.